Hello guys and mga Lodi, welcome to Pinoy NFT Review. Meron na naman po tayong free-to-play NFT game na nakita. Pero yung game nila guys, lalabas pa after 3 months. Susubukan ko guys, matapos yung video in 5 minutes. So samahan nyo po ako, silipin natin itong Skygard. Para sa gameplay guys, marami po ang magugustuhan to because they will be using Unreal Engine 4. Para po doon sa mga hindi nakakalam, yung Unreal Engine 4 po ang ginagamit right now ng karamihan sa high quality games, lalo na sa mga MMORPG. So ang style po nito ay magiging parang third person. So parang ganito po. Ayan. ARPG yung kalalabasan ng game. Nakakatuwa guys, sa project na to, yung team nila guys, ito click nyo lang yung About Us. Andito po agad yan, hindi kagaya doon sa ibang game na hahanapin mo pa yung information about the team. So, ayan po yung kanilang mga pangalan. So, si Michael Smith ang kanilang game developer, blockchain developer nila, Robert Johnson. And ayan, meron pa dalawa dito, lead artist si Mary Brown and Ju Chen is economist nila. So, that's very good. Napakahalaga right now kapag meron kang play to earn game, meron ka dapat economist. Ang game na to guys ay under BSC, so para po sa mga allergic dyan sa BSC, so tabi-tabi lamang po. Kaya lang po natin tinanggap ang project na to guys dahil meron siyang free-to-play mechanics. So para po dito sa ating small community, I suggest po, hintayin muna po natin mag-release yung game and meron namang free-to-play. Let's experience muna the game bago tayo mag-invest. And subukan muna natin kung ma-enjoy ba talaga natin to. Pagdating sa white paper guys, very cool kasi downloadable po ang kanilang white paper and naka-PDF siya. Special announcement po ang Skygard team, lahat po na mag-mint from April 9 to up to present April 16 po, makakakuha kayo ng extra loot boxes. Kunwari po nag-mint kayo ng legendary, makakakuha kayo ng extra na legendary loot box. Kung common naman po yon, makakuha rin kayo ng libreng common na loot box. So kung dalawa po yung bibili nyo, dalawa rin po yung free na makukuha nyo. In addition to that guys, lahat po ng NFT holders nila ay makakasali do sa private sale ng token. Mabibigyan din po kayo ng mga airdrop tokens. Makakasali rin po kayo sa kanilang staking at makakasali kayo do sa beta testing. Exclusive lang po yan do sa mga NFT holders. Dito sa white paper nila guys, padadaanan lang natin yung mga importanteng details. Unang-una dyan guys, dalawang tokens yung gagamitin nila. SKG, yan po yung pinaka-governance token. And then arcane points, yan naman po yung na-earn natin na token dun sa game. Pero magagamit lang natin yan guys, pambili ng mga items dun mismo sa game. Pag launch ng game, meron po tayong limang classes na pagpipilian. So warrior, ranger, dancer, dark, mage, and wizard. Kapag meron po kayong investment, pwede kayong mag-create up to 3 guardians. Ang NFT dito guys ay hindi po yung mga characters kundi yung mga equipment. So that's cool. Tapos max level po ay 100. So medyo matagal-tagal nating lalaroin itong game na to. Take note po para sa ating mga free-to-play players. Ito po, everyone can play Skygard without holding SKG, yung token po. Pero yung progression will be limited. Take note po ito para sa ating mga free-to-play players. Everyone can play Skygard without holding SKG token. Pero yung progression po natin will be limited. So, unang-una dyan, level cap. So, meron lang tayong marireach na certain level. Number 2, one playable biome. So, hindi po natin ma-explore lahat ng maps. Third is limited usability of the forge. So, yung pagka-craft po limited din. And then, trading not possible at the marketplace. So, dahil free-to-play player lang tayo, hindi tayo pwedeng magbenta-benta sa marketplace. PvP will be available. Buti naman, sinama nila yung PvP. Okay, so, nagsama sila dito guys ng economic sustainability. Pero alam nyo naman, right now, wala pa tayong nakikita talaga na solid na sustainable na NFT game. So, kung mag-invest po kayo dito, make sure lang po to invest your extra money.
Summarize na natin guys yung mga na-observe natin. We appreciate na unang-una free-to-play po siya. So may experience natin without spending or investing any money. Pangalawa po, very generous naman ng dev team para sa mga early supporters. Unang-una po dyan, magkakaroon ng extra loot boxes po yung mga magmi-mint. Tapos po magkaka-airdrop tokens, magkakaroon ng staking para sa kanila and also yung mga NFT holders makakasama exclusive sa beta testing. Pangatlo, na-appreciate natin guys, super dali makita yung information about the team. Hindi kagaya doon sa ibang project na hahalughugin mo pa. And yung iba, animated yung pictures. Yung kanila po, malinaw yung pictures at merong information. Panguli po, marami pong makaka-appreciate ng environment dahil po ang gagamitin nila dito ay Unreal Engine 4. Thank you so much guys for watching this video. Lagi po natin tatandaan ang crypto at NFT games ay high risk investment. So, kung mag-i-invest po tayo sa game na to, make sure lang po to invest our extra money. Kung bago pa po kayo dito sa ating munting channel, don't forget po to like and subscribe. Malaking tulong po niyan sa algorithm ng mga videos na ginagawa ko. So, thank you so much po uli. Ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!